ang hand washing o paghuhugas ng kamay ay isa sa mga hindi nating malilimutang turo o payo sa atin ng ating mga magulang. Kaya naman sa pagdiriwang ng Global Hand Washing Day, pag-uusapan pa po natin ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Panoorin po natin ito. Ang Global Hand Washing Day ay pinagdiriwang tuwing ika-15 ng Oktubre sa pangunguna ng Global Hand Washing Partnership. At ngayong taong ito ay may temang Unite for Universal Hand Hygiene, na may layuning isulong ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay na may sabon sa isang madali at epektibong paraan upang makaiwas sa mga sakit. Sabay-sabay tayong matuto ng proper hand washing at alamin ang iba pang impormasyon patungkol dito. At upang magbigay kaalaman patungkol sa paghuhugas ng kamay, makakasama po natin ang Head of Advocacy ng Maynila, Mr. Ross Montuazon. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Maginhawang umaga, Ms. Chi, at maginhawang umaga rin sa mga nakatunghay sa Rise and Shine Pilipinas. Sir Rosmond, this is VPM Together with Chi. Isa nga po ang hand washing sa mga magagandang turo ng mga magulang sa atin, lalo na noong mga bata pa tayo, no? Pero para po sa inyo, ano po ba ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay ng may sabon? Alam niyo po, Ms. Chi, nitong pandemya ay naging karaniwan na na narinig natin yung payo na laging maghugas ng kamay para kontrolin ang mga sakit kagaya ng COVID-19. Pero bago pa man nag-pandemic ay matagal na natin idinidiin na ang wastot regular na paghuhugas ng kamay ay ang isa sa pinakamabisa, pinakamura at pinakamadali kung ikukumpara mo sa pagpapagamot para labanan ang mga sakit na maituturing na mas karaniwan pa sa COVID-19 gaya ng pneumonia, dysentery, cholera at gastroenteritis at iba pang mga sakit. At kung maituturo nga o kung maitatanim ito sa consciousness ng mga tao, lalo na sa mga bata o kahit sa mga matatanda, ay magkakaroon tayo ng mas masigla at mas produktibong populasyon. Fee, very timely ito no? Dahil nga sa pandemya. Well, okay, Sir Rosmond, ano naman po ba itong Global Handwashing Day na magaganap bukas? Kailan po ba ito nagsimula, sir? Nako, ang Global Handwashing Day, it's an international advocacy campaign na inorganisa noon ng USAID, ng UNICEF at iba pang mga international organizations noong 2008 pa. At ito ay binalangkas at binuo para iengganyo nga at imobilisa ang mga key establishments para palakasin ang hand washing habits ng mga tao. Lalo na po siya naging mas importante kasi, di ba, kagagaling lang natin, ongoing pa yung ating pandemic at medyo nagre-relax na yung ating mga sa kamatao ang halaga ng paghugas ng kamay. Isa pa sa mga bagay na idinidiin natin, ang paghugas ng kamay ay hindi lamang simpleng pagbabasa at pagkukuskos ng mga kamay dahil may tabang technique sa pagkuskos ng ating mga daliri at singit-singit ng ating mga kamay. May tama ding tagal, at least 20 seconds o kumanta ka ng dalawang happy birthday para mabuo mo yung 20 seconds. At bukod doon, yun nga, hindi sapat ang tubig lamang. Dapat merong sabon para siguradong mapupuksa mo ang virus at bakterya na umaabot hanggang 10 million ang nasa ating mga kamay. Alam mo, kung paghuhugas ako ng kamay, All Too Well 10-minute version ni Taylor Swift. Ganun ako katagal. Oo. May kasamang sayaw. May kasamang sayaw. Pero kasi, I remember 4 years ago, nakasama ko sa isang event din na Maynila, Global Hand Washing Day, dyan sa may Kaunlaran Elementary School. Tapos kasama yung mga bata, there are different things na ginagawa. Like, you know, may sayaw portion, ganyan. It was really an enjoyable activity. And aside from that is, siyempre, yung konsepto ng hand washing, kailangan mas mamutawin sa ating mga kabataan. Lalo na ngayon, no? True. Mm-hmm. Pero, sir, ano naman po ba ang tema nitong ngayon taon? At ano-ano na rin po ba yung mga nakalang activities na pwedeng daluan bukas? Naho, for this year, ang ating tema ay Unite for Universal Hand Hygiene. Ang idinidiin nito ay kailangan nating magtulungan ng iba't ibang sektor, education sector, health, water providers, NGOs, mula pamahalaan hanggang sa mga komunidad
yun nga, kailangan natin palakasin ang hand-washing campaign. Mapaschool man yan, gaya ng nabanggit ni Fee, mall, opisina, o sa ating sariling mga tahanan, dapat lagi may nagpapaalala sa atin o pinapaalalahanan natin yung ating sarili na maghugas ng kamay at kailangan consistent ang ating mensahe across all sectors. After all, with proper hand washing, alam nyo po, ang mga sakit sa baga at intestinal diseases ay maaaring mabawasan na hanggang 25 to 50% kung karamihan ng mga tao ay naghuhugas ng kamay ng wasto at regular. Bagay, no? Pero maari pala itong makasave ng buhay natin. Yes. Kaya importante talaga mga ganitong mga events. Well, atin pong nakapanayam si Mr. Ross Montuazon, ang Head of Advocacy ng Maynilad. Sir, maraming salamat po at mabuhay po Thank kayo. Thank you po.